Good day po sa lahat. Ang gagawin po natin ngayon ay i-compare natin yung print out ng dalawang printer na to. Epson LA-05 Pigment at Epson LA-05 UV Dye Ink ang gamit. Ito yung mga brand na ginamit ko. Kuyi Dye Ink. Kuyi brand. Dito. Kuyi brand din. 6 color. Una nating itetest yung bond paper. Ang brand ng bond paper ko hard copy. Test na natin. Ito yung picture na ipiprint natin. Titingnan natin yung quality ng output ng dalawang printer na magkaiba ang ink na ginamit. Gagamitin ko yung Epson Easy Photo Print. Already drying. Wala akong babaguhin sa picture, hindi ko tataasan yung brightness o ayusin yung color profile. So naka-ready na yung bond paper. Okay, makikita nyo yung pagkakaiba. Dye ink galing to dun sa Epson L805. Galing sa Epson L805 Pigment. Yan. Kasi makikita nyo naman yung difference nya.
Pero may downside ang bawat isang printer sa quality tsaka sa tagal ng yung kumbaga yung mas madaling kumupas kung ano yung mas tumatagal na print out. Eto, quality. Eto, sa experience ko, mas tumatagal siya. Hindi siya mabilis kumupas. Eto, pag hindi mo to nilagay sa album, naka-expose, madali siyang kumupas. Ngayon, try natin naman yung medyo mahal na brand na photo paper. RC satin. Na unang nagprint yung pigment. Ito yung ginamit na ink ko doon. Kuyi pa rin. Tapos kuyi pa rin. Dye ink. Pigment, makikita nyo yung difference nya. Yan, RC satin paper. Ito sa pigment. Ito sa UV dye. Parang matte yung yung pigment. Kahit glossy yung papel na ginamit mo, parang nagmamat siya. Mas ito naman sa bond paper. Kayo na yung bahalang musga kung anong mas magandang dyan gamitin. Pero itong yung pigment kasi magandang usage yan tulad ng PVC ID. Yan, kasi pag ginamit mo UV dye, ang bilis kumupas ng ID. Tapos, pwede mo rin gamitin sa t-shirt, sa dark transfer, sa light transfer. Yung UV dye, hindi mo siya magagamit sa ganun. Purely sa mga documents lang siya, tas photo paper. Hindi mo siya pwedeng gamitin sa PVC ID, pero ang downside niya, madaling kumupas. Baka wala pang isang taon kupas na yung ID.
Thank you. Kung di pa kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo sa channel ko at paki click na rin yung bell button. Thank you for watching.